Hello! So, ito na nga. Mag-exit na ako. Kailangan ko mag-exit para kapag bagong buhay. Charis, you know? Para mag-iba naman. Kasi mahirap yung mag-i-stay sa isang lugar o sa isang tao na hindi mo naman deserve, di ba? Look at my outfit. Alam nyo ba, kailangan ko magsuot ng midrib para lang maging flat. Kung hindi, delikado, di ba? Punta ako Middle East. Middle East pa rin yung punta ako ng umain. So, kailangan magpa-flat-flat siya. O, see? Ganyan. Di ba? Yan ang outfit ko. Walang makeup kasi sabi sa akin, bawal daw mag-makeup kahit daw lipstick. Pero dahil matigas ang ulo ko, naglagay ako ng konti. Yung lip balm lang naman. Ito yung aking jacket. Ito yung susuotin ko para hindi halata yung bubelya ko. I'll try. Sana hindi halata. Oh my God, halata pa rin bahagya. Halata pa rin siyang konti. Pero hindi na gayang dati na Konti lang naman. Paano kaya ito? Halata pa rin kasi may suso ako. Kasi bawal daw kasi doon ang Hindi naman totally bawal, kaya lang. Siyempre, papasok ka sa bansa na tas Ramadan. Kailangan di ha. Tapos okay na kailangan. Medyo corcovado pala ako. Medyo kuba ako ganun. Hindi ako mag-straight body. Kasi once na mag-straight body ako, see? Nabukol pa rin. So, kailangan medyo ganyan. Ah, diba? Pare. Tapos magsisumbrelo ako. Aray! Magkakap ako. Parang ganito. Yan. Tapos, tatanggalin ko yung hikaw ko. Kasi kabilin-bilinan, wag daw ako maghikaw. So, hindi ako maghihikaw. Ito ko siya ilalagay kasi baka malimutan ko. At least nasa bulsa ko lang. Yan. Yan. Mukha na ba akong lalaki? Charis. Mukha na ba akong lalaki? Parang hindi naman. parang nagmukha akong tomboy, di ba? Outfit check. Parang hindi naman ako nagmukhang lalaki nito. Just cage! Diyos ko, boy, parang ang sexy ko pare. Parang hindi naman ako naging lalaki. Okay lang ba, guys? Check nyo nga. Tapos, ang dala kong bag. Eto. At eto. Okay lang ba? Diba? Tapos, ang pagbibit-bit ko, ganito. Tapos, nakaganito yung pose. Bading! So, anyway, sana maging okay naman yung exit ko. Sana ligtas ako. Pag-pray lang ninyo ako lahat lagi. Ngayon pa lang nawala yung pugto ng mata ko. Actually guys, sobra talaga akong stress sa panahong ito. Sobra. Kasi nga ang daming pinagdaanan. Ang dami kong Ang hirap. Nahirapan ako talaga. Sobra akong na-stress. Pero wala naman akong magagawa kasi nangyari na, di ba? May magagawa sana ako kung noon alam ko na ganun pala yung kahihinatnan ko. Kaya guys ha, payo ko sa inyo, wag na basta-basta magtitiwala sa unang pagkakataon na kilala nyo isang tao. Bago kayo maglaglag o bago nyo ibuhos ang inyong buong tiwala, kilalanin nyo muna talaga silang mabuti. Kasi ako yung tipong tao na madali akong magtiwala. Sobrang dali kong magtiwala. Once nakitaan ko talaga siya na mabuti, nagtitiwala ka agad ako. Pero, yun ay isang malaking pagkakamali pala.
hindi ka dapat nagtitiwala agad-agad. Nananahimik ang buhay ko dati eh. Kasi ang ganda ng buhay ko kahit paano. Kahit hindi ako nagtatrabaho, kumikita ako. Natutusos ako yung pangailangan ko. Nakapagpadala naman ako kahit paano sa amin. Kaso nung pinasok ko yung buhay na ganun, saka sa trabaho yun, 1 taon ako nag-suffer. Sa akin kasi din binabaliwala ako kasi tiwala naman nga ako kasi mabait ang pinakapakita niya sa akin before. Napakabait niya. As in, sobrang bait naman nun. Kaya wala naman akong talagang masabi. Kaya lang, dumating yung punto na unti-unti, simula ng December ha, unti-unti parang nagbabago, nag-iiba yung sistema, nag-iiba yung sitwasyon, na parang na dating nandun ka sa limelight ng nandun ka dati sa limelight at ikaw yung attraction, ikaw yung sentro, kumba. Hindi dahil sa ako yung yung tawag dito? Nagdidiba-diba? Hindi naman. Kumbaga, ang ayos na eh. Kaso parang pinabayaan ka or gumagawa lang talaga sila ng paraan para hindi ko mahalata na hindi nila ako kayang i-handle. Hanggang sa natapos yung visa ko, tapos nagamit ko na yung grace period ko, wala ko naririn na kahit ano. Alam mo yun? Hanggang sa nagka-fine-fine na ako. Hindi talaga. Tapos 2 buwan na ako may fine. Magtatatlong buwan na. Walang nangyayari. So, yun. Dumating kami sa punto na kakasalitaan na. Kasi natatakot ako. Ayoko talaga magtrabaho na walang visa. Diba? Kahit naman sino. So, tapos 2 months na akong bayad. Ang pinakamasakit na party pa nito is, yung lahat ko no, nang nagastos niya, na hindi ko naman kasalanan yung fine na yun kasi dapat nagawa na nila para kasi sila yung amo ko. Eh, dapat sila yung magbabayad. Ang gusto nila, babayaran nila, pero ako yung babayaran ko sa kanila at kaltas yung sa aking sahod. Yun yung gusto nilang mangyari. Nasabi ko, hindi ko naman kasalanan. Natapos ko na yung part ko. Natapos ko na yung part ko. Kung magbabayad man ako ng fine, nasa 1,000 lang yan, di ba? Kasi alam ko yun eh. Kaso, pagdating ng 1,000 yun, sabi ko, okay na, kansilado na ako, pwede mo nang gawin ang gusto mo, cancel mo na ako ganyan-ganyan, para magbibisahan mo na ako, ganyan-ganyan, cancel na ka mo ako, ganyan-ganyan. Wala, hindi. Hanggang ngayon, hanggang sa nag-decide na ako. Tapos nga, alam niyo ba, kagabi lang, nag-message sa akin na discovery niya na ako, kaya alis na. Na-discovery niya na hindi na ako babalik sa kanya. Inaaway niya ako sa chat. Tapos pinipilit niya ako na na bayaran ko yung utang ko na hindi ko naman alam na utang ko. Diba? Paano ko magiging utang yun? Eh, kung binisahan mo agad ako, hindi ako magpa-fine. At yung fine na yun, hindi ko kasalan kasi kasalanan mo kasi ikaw yung amo ko. Ikaw yung magbibisa sa akin. Kung binisahan mo agad ako noon, di sana okay. Walang problema. Eh, hindi niya ako kayang bisahan kasi may mga problema sa company nung dati kong salon na binili niya at saka sa kanya. May problema sa kanya kasi bakit hindi niya hindi niya ako mabisahan, di ba? Then, ayun nga, sana okay yung aking magiging biyahe, sana ligtas ako. At ano man mangyayari, I mean, sana nandyan kayo, pagdasal nyo, hindi lang naman ako, pagdasal nyo lahat ng tao na alam nyo may malaking problema na sinasasangkutan. So, God bless us all. Ika nga. At lagi yung tatandaan kung lalo sa mga pamilya ko, mahal na mahal ko kayo. Sa mga taga, lahat ng mga nakapanood nito, mahal na mahal ko kayo lahat. Kaya sana lang yun lang. Safety! And ulit-ulitin ko, huwag basta-basta magtitiwala. Okay? Kilalanin niyo muna ang isang tao bago niyo ibuhos ang inyong tiwala. Dahil kung hindi, bandang huli, doon kayo masasaktan. Gaya nangyari sa akin. Okay guys? I love you all. I-update ko kayo sa journey hanggang aking pag-exit. I love you all. Keep safe and God bless us all. Mwah!